ang bagong nanability ni Killua, pag-usapan natin yan mga idol. At ngayong araw nga mga Lodi, itatalakayin natin ang maaring bagong nanability ni Killua sa darating na kabanata. Dahil panigurado mga idol na merong matinding pasabog si Togashi Sensei para sa ating bidang mamamaslang na si Killua. Pero syempre lilinawin ko na ito ay isang teorya pa lamang. Pero kahit na ganun, may chance na mangyari na magkatotoo ang theory na ito sa mga future chapter na ilalabas. Dahil sa mga basihan at patunay na ating ilalatag. At ang unang ang teorya para sa bagong nanability ni Killua. Iyan nga ay walang iba, kundi ang Dragon Head ni Lolo Seno. At gaano ba kataas mga Lodi, ang chance na magamit din ni Killua yan? Sa aking opinion mga idol, napakataas ng percentage na makagamit din si Killua ng Dragon Ability. Dahil isang Nen category lang naman ang nabibilangan ni Seno at Killua. At parehas nga silang transmuter. At maliban pa dyan mga Lodi, iisang angkan lang din ang kanilang pinagmulan, at yan nga ang pamilyang Sodik. Kaya kung pagbabasihan natin dyan mga idol, napakalaki ng percentage na magkaroon din si Killua ng Dragon Ability na halos katulad din ng sa kanyang lolo. At anong malay natin na mas malakas pala ang Dragon Ability ni Killua at mas espesyal pa. Dahil alam naman natin sa angkan ng Sodik, ang ating bidang si Killua ang tagapagmana, at ayon din kay Seno, na si Killua nga daw ay espesyal sa kanilang angkan. Kaya dyan pa lang mga idol, matak na marami tayong aasahan sa ating bidang si Killua. Ang bagong Nen Ability ni Killua Part 2, pag-usapan natin yan mga idol. At ngayong araw nga mga Lodi, tatalakayin natin ang isa sa pinakamaaring maging abilidad ni Killua sa darating na serye. Dahil alam naman nating lahat na malapit nang lumabas ang bagong serye ng Hunter x Hunter. At syempre, pagbagong arc o season, matik lang mga idol na marami tayong makikitang bago sa inaabangan nating anime. Tulad na lamang ng mga bagong karakter. At isa pa sa mga maaari nating makita, baka bigyan na ni Togashi Sensei ng mga bagong kakayahan ng ating mga bida. At isa na nga dyan ang bida nating si Killua. At kung matatandaan nyo mga idol, yung nilabas nating part 1 sa Boy Anime TV ukol sa bagong Nen Ability ni Killua. At yan nga ang Dragon Ability na halos katulad ng kay Zeno. Dahil nasa paniniwala talaga ako mga idol na magkakaroon si Killua ng Electric Dragon na mas malakas pa sa Dragon Ability ni Lolo Zeno. Dahil mataas talaga ang tsansa na bigyan si Killua ng ganyang kapangyarihan, lalo na't parehas pa silang transmuter ng kanyang lolo. Pero syempre, sa pananoo ko lang naman yan mga idol. At ngayon nga ipunta na tayo sa main topic natin. At yan nga ikalawang kakayahan na maaaring ibigay kay Killua sa darating na serye. At sa aking theory nga mga idol, ang maaaring bagong Nen Ability ng ating bidang assassin ay walang iba kundi ang electric wave na halos katulad ng sa kanyang ama na si Silva. At talaga naman mga idol, kung sakaling magkatotoo ang teori na ito, talagang grabe at sobrang tindi niyan. Dahil isipin nyo naman, ang lakas o antas pangalan ni Killua sa ngayon, nahanay na sa mga dekalibring karakter sa Hunter x Hunter. Nakita naman natin ang kanyang mga pinamalas sa nagdaang era. Dahil physical na kakayahan pangalan niya, talagang kakaiba na at napakalakas na. At isama pa natin ang kanyang Nen Ability, ang paggamit ng kuryente.
At syempre, ang isa sa pinakamalakas na kanyang pinamala sa nagdaang era ay ang kanyang Godspeed Transformation. Dahil pag nasa ganyang antas nga siya, eh talagang high level ang kanyang bilis at lakas, eh paano pa mga idol? Eh kung magkatotoo itong teori natin sa bagong main ability ni Killua, eh talaga naman isipin nyo naman, eh sobrang lakas ni Killua kung magkataon. Dahil meron na siyang electric dragon na pwede niyang ipantira sa kanyang kalaban. At maliban dyan, eh meron pa siyang electric wave na talagang napakalakas. At mamimili na nga lang si Killua kung ano sa dalawa ang kanyang ipantatapos sa kanyang kalaban. At ang malupit pa rito mga idol, eh paano pa kung naka-Godspeed siya at doon niya ilabas ang kanyang dragon ability at ang kanyang electric wave. Eh talaga naman patay tayo dyan dahil lalong lalakas yan mga idol tulong ng kanyang Godspeed Transformation. At sana nga mga idol ay magkatotoo ang theory na tinalakay natin ngayon para lalong lumakas ang ating bidang si Killua. At sana rin mga Lodi ay umabot ang theory natin kay Togashi Sensei at ilagay niya sa kanyang obra. Eh talaga naman ay napakalaking karangalan yan kung magkataon na maisama ang ating mumunting teorya sa kwento ng Hunter x Hunter. At isa nga lang ang naiisip kong paraan para umabot ang theory na ito kay Togashi Sensei. At yan nga ang paputukin ng video ito. At sa madaling salita, ay kailangan nating ipakalat ang teorya na ito sa social media. At syempre, ay hindi ko naman magagawa yan kung ako lang mag-isa, kaya kailangan ko ng tulong nyo mga idol. At inihingkayat ko nga kayo na sana i-like nyo ang video ito para makita pa ng mas maraming tao ang teory natin. Dahil nasa paniniwala ako mga idol na ang mga anime creator ay kumukuha rin ng ideya sa iba paminsan-minsan at tumitingin din sila sa mga artikulo at teorya ng ibang tao. At pag nakita nga nila na good theory naman, eh pwede nila itong kunin at isama sa kanilang kwento. At kung magkataon nga mga idol na may sama ang theory natin, eh sabay-sabay nating makikita ang dragon ability at electric wave ni Killua sa darating na serye. At sana nga mga Lodi, eh makita natin yan sa mga future chapter. Dahil sobrang astig talaga niyan kung magkataon, dahil lalong lalakas ang ating bidang si Killua. At sa aking pananaw talaga mga idol, eh maaring magkaroon si Killua ng mga abilidad na tinalakay natin ngayong araw. At hanggang dito na nga lang muna tayo mga idol. At sana, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Yun, salamat!